ang mabuting balita para sa araw na ito. Purihin ang Diyos sa araw na ito ng Lunes, unang araw ng Hulyo. Pasalamatan natin siya sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap natin sa nagdaang buwan. At humingi din tayo ng tawad sa mga pagkakataong nagkulang tayo sa Kanya at sa ating kapwa. Isang mainit na pagbati po ng happy, happy birthday sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan ngayon at sa buong buwan ng Hulyo. Basbasan nawa ng Panginoon ang taimtim na hangarin ng ating puso. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Marinig natin sa mabuting balita ang pahayag ng Panginoon na may lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang mahiga ng kanyang ulo ang anak ng tao. Pakinggan natin ito sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 8, Talata 18 hanggang 22. Nang makita ni Jesus ang maraming taong nakapaligid sa kanya, iniutos niyang tumawid sa kabilang ibayo. May lumapit sa kanya na isang guro ng batas na nagsabi, "Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man pumunta." Sinabi ni Jesus sa kanya, "May lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang mahigan ng kanyang ulo ang anak ng tao." Isa pa sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, pauwiin mo muna ako para mailibing ko ang aking ama." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at bayaan mong ilibing ng patay ang kanilang patay." Panginoon, susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta. Ito ang mga salitang namutawi mismo sa labi ng isang guro ng batas na handang matuto at sumunod sa Panginoon. Maliwanag naman ang sagot ni Jesus sa kanya, kailangan ng dalawang kondisyon sa sinumang gustong sumunod. Una, wala man lang mapahiligan ng kanyang ulo ang anak ng tao. Nangangahulugan ito ng pagiging malaya mula sa mga bagay-bagay kahit na ito ay kailangan. Halimbawa, ang kasiguruhan ng bahay na matutulugan o komportabling buhay. Pangalawa, bayaan mong ilibing ng patay ang kanilang mga patay. Nangangahulugan ito ng pagiging malaya mula sa mga tao, lalo na sa pamilya, upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Mapapansing mayroong dalawang pagkilos sa pagsunod sa Panginoon. Una, pagiging malaya mula sa anumang nagiging sagabal sa pagsunod, maging tao man ito o bagay. Pangalawa, pagiging malaya para makasunod ng buong buo sa Panginoon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, suriin natin kung ano ba ang nagiging sagabal sa pagsunod natin sa Panginoon. Ang ating bang sobrang pagkabala sa trabaho? Niwala man lang tayong panahong magdasal at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating tinanggap at patuloy na tinatanggap? O ang ating pagnanais na sundin ang ating gusto kahit alam nating labag ito sa kalooban ng Diyos? O ang ating bang mga bisyo o sobrang pagkahumaling sa paborito nating telenovela o kaya sa Facebook, pagsapit ng gabi? Kaya nawala na ang sama-samang pagdarasal ng mag-anak. Mga kapanalig, malinaw ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo. Kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon, matuto tayong magsakripisyo, mamatay sa sariling bisyo at mga makamundong pinahahalagahan. Manalangin tayo. Panginoon, hangad ko pong lumago sa pagsunod sa iyo. Tulungan mo po akong makapaglaan ng ilang minuto araw-araw para makipag-usap sa iyo sa isang tahimik na panalangin. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Buli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa ating mga pangarap at pinaplano sa buhay. Lagi nating sasabihin kung loloobin ng Diyos. Dahil tunay na hindi natin hawak ang ating buhay, maging ang mangyayari sa araw ng bukas.
Kaya lahat, ipagkatiwala natin sa mapagpalang kamay ng Diyos. Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. Church and we are young. That's why within we know it can be done.